Mga pre, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. At salamat sa lahat na sumuporta at sa lahat na nag-subscribe at nanonood. Kaya masaya tayo ngayon mga pre, ito dumating na. Dumating na yung ating ano mga pre, yung pin natin. Siyempre pag dumating na yung pin natin, yung kasunod nito, alam mo na, sweldo na to. Mga pre, salamat dito. At saka ito pala mga pre, meron tayong gagawing ano, Badya 100. Bali, tinawagan tayo ni Paring Payat at itong motor na to, ginawa niya, kaso mo, nahirapan siya at hindi niya mapalabas yung kuryente. Nagpalit na siya ng primary coil, ganun pa rin, hindi niya pa rin mapalabas. Pero ito mga pre, yung mayari, nagagawa-gawa na rin to ng motor. Ito mga pre, samahan niyo ako at gawin natin at tingnan natin kung magagawa natin ng maayos. Yeah mga pre, nandito na nga tayo kay Paring Payat at itong motor na to, ginawa niya at hindi niya mapalabas yung kuryente. Yeah mga pre, yan yung mayari. Shoutout sa'yo pare at si pare. Ito mga pre, ano to, home service natin to. Bali, tinawagan tayo gawa ng, bakit ganun daw, nagpalit siya ng primary. Bakit hindi niya pa rin mapalabas yung kuryente? Alam nyo ba mga pre kung bakit hindi niya mapalabas ang kuryente? Ito, yan. Yan ang salari niyang falser na yan. Yan ang may problema. Kaya kahit magpalit ka ng bagong primary coil, hindi mo pa rin mapapalabas yung kanyang kuryente. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalabas yan. At yan mga pre, yung kanyang primary, kung nakikita nyo, hindi rin maganda yung mature ng pagkakano ng wire. At saka yung mapapansin nyo yung kulay red na wire dito sa may primary yan. Bali, wala dapat yan eh, kaso mo nilagyan niya. Ngayon mga pre, tatanggalin na natin yan, yung ground na kulay red na yan. Hindi na natin lalagay yan. Tapos ito sa may kanyang gawing kanan, yung yan, may mga balot na yan. Tatanggalin natin yan, dudugtongan natin ng panibago para magiging maayos yung motor at titingnan natin kung mapapalabas natin yung kanyang kuryente. Ayan, hininangan muna natin. Ayan, tatanggalin natin yan. Yan yung sabi kong tatanggalin natin mga pre. Wala na dapat yan kasi may ground yan. Tapos mga pre, ito talagang may problema sa kanyang motor. Ayan, patuloy natin para makita nyo. Pagka ganito nangyari sa falser nyo mga pre, yan, tingnan nyo ha. Pagka kumakalog na, katulad nyan, grounded na yan mga pre. Naglalabas ng kuryente yan, tapos nawawala. Ang problema niya mga pre, yan ah. Matik na yan ang papalitan niya. Ito, hinangan na natin. Tapos, kabit na natin yung falser. Mga pre, bago yung falser ah. Makikita nyo naman na bago yan. Ayan oh. Yan, bago yan mga pre. Yan. Hindi ko na lang naipakita yung pagtatanggal do sa pinaka-plastic. Yan mga pre, wala tayong tube at maiksi yung tube natin. Gagamitan na lang natin ng ano, yung electrical tape. Tapos ito sa gawing kanan, yan, tatanggalin natin yan, kakatirin natin at magdudugtong tayo ng panibagong wire tapos hinangan natin para mas maganda yung pasok, labas ng kuryente. Hinangan muna natin mga pre. Mga pre, pinas forward ko nga pala to dito. No? Yan. Yan, hinangan lang natin. shout out po sa solid viewers natin dyan. Mga pre, shout out sa inyo. Sana may natutunan kayo dito sa ginagawa ko. At sa ano, pasensya na nga pala kayo kung kulang tayo sa paliwanag, no? Ayan nyo, at sisikapin natin mapabuti yung ating channel at maayos yung ating paliwanag at pag-aaralan natin, mga pre. Ayan, mga pre, lagay natin yung falser. Higpitan natin, mga pre. Wala na kayong babaguhin dyan, higpitan nyo na lang, mga pre. Ayan, kanyang-kanyang primary. Kung nakikita nyo dito sa gawing kaliwa, wala na yung wire na kulay red. Tinanggal ko na mga pre. Hindi na kailangan lagyan pa ng ganun mga pre. Ayan yung pinaghinangan natin. Hindi natin nilagyan ng tape. Nilagyan natin ng tube. Ayan.
Pasok nyo lang doon sa kalubloban. Yan. Tapos yan, mahaba yung wire. Pinutulang ko at masyado mahaba. Yan. Yan mga pre, ah. Ihinangin na natin yan. Yan, ihinangin na natin. Yan. Dapat mga pre, maganda yung pagkakahinang nyo dyan. Kasi pagka hindi maganda yung pagkakahinang nyo, wala. Hindi rin lalabas ng maayos yung kanyang kuryente. Dapat magandang pagkakahinang. Dahil subok na natin yan mga pre. Ngayon naman, ilagay natin yung tornilyo. Mga pre, ipin nyo lang pataas para hindi lumapat doon sa ating magneto. Dahil local nga itong kanyang primer . Dapat hindi siya lumapat yan. Pag naisalpak nyo ng magneto mga pre, ikutin nyo pa ganyan. Pero pag lumalapat mga pre, tatanggalin nyo ulit at lihain nyo yung gilid ng kanyang primary para hindi lumapat sa ating magneto. Kasi pag lumapat yan mga pre, hindi maglalabas ng magandang kuryente yan. Hindi maglalabas man niya, may na, hindi nyo rin mapapaandar yung motor. Yan, nagpitan natin, tanggalin natin yung upuan at saka tangke. At ititest natin yung kanyang kuryente kung may lumalabas na ba na kuryente. Yan. Yan, tanggalin natin dyan sa kanyang mga pre. Kanyang socket. Yan, tanggalin natin yung socket mga pre. Yung dyan mga pre, yung kulay red na wire, yan yung rekta doon sa primary na yung hininangan natin kanina mga pre. Yan, yan yung pinaka main. Yan yung rekta. Ngayon magtatap lang kayo mga pre ng wire na ganyan. Yan yung tinatawag na mano-mano na pagtitest. Tapos kiss-kiss nyo lang dyan o kahit doon sa kanyang crankcase. Or dyan sa magneto. Yan mga pre, kung nakikita nyo, yan, malakas yung kuryente. May lumalabas na mula doon sa kanyang primary mga pre. Kita nyo kahit local mga pre, may lumalabas din. Pero mayroon pangyayari minsan na pag local, may lumalabas na kuryente tapos hindi mo pa siya mapapandar. May mga pangyayaring ganun. Tapos dito, subukan naman natin sa wire na galing sa CDI, papuntang ignition coil. Tingnan natin kung may lalabas ba ng kuryente. At dapat mga pre, ang lumalabas na kuryente dyan, dapat malakas. Dahil pinalalakas na ng CDI yan . Dapat naputok-putok yan pag sinisipa. Yan, katulad niya mga pre, yan, malakas yan. Naputok yan. Pagka ganyan kalakas ang kuryente mga pre, under na yung motor nyo. Yan mga pre, tingnan natin kung under na. Yun! Under na. Para ano masasabi mo? Ayaw sa pangit. Susubwa po ang puta. Yan. Mga pre, yan nga pala mayari si Parin Payat. Yan. Sige, start. At yun o, one click mga pre. Yan. Yan mga pre. Ginawa ni pare at hindi niya nakakaya, tinawagan tayo at ito, napander na natin. Dahil kanina, wala rin lumalabas na kuryente. Ang naging problema lang mga pre, ito, kanyang pulser. Yan, ito lang yung pinalitan natin. Yan mga pre, hanggang dito nila ako. Salamat.